Ambag ng mga kababaihan sa iba't ibang mahalagang usapin, kinilala ng lokal na pamahalaan ng Davao City. Si Jaira Mondes sa report. Rise and shine, Jaira. Alinsunod sa selebrasyon ng National Women's Month, kinilala ng Davao City LGU ang kontribusyon ng mga kababaihan maging ang usapin sa patuloy nilang hinaharap na mga pagsubok patungkol sa gender equality at empowerment. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang 24th Citywide Women's Summit na dinaluhan ng iba't ibang government agencies at non-government organizations sa pangunguna ng Integrated Gender and Development Division. So kaninga panagtigom nato, usa ka pamaagi para singlunta mag-deliver ta, mag-reporta, no? Unsay nakabuot, unsay himuunon pasad, no? The duty bearers compliance with its commitment to uphold the rights and welfare of women. Naging pagkakataon din ito sa Barangay Women Council sa Panakan, Davao City ang makapag-display at makapagbenta ng kanilang mga produkto na sila mismo ang gumawa, gaya ng pitaka, bags at mga kasuotan. Gina-empower na ito ang mga women, no, pinaagi sa pag-boost sa ilahang mga skills, no, naanatay mga talent or skills daan pero kinahanglan i-push yun sila. Naging usapin sa summit ang mga ginawa ng gobyerno upang maprotektahan ang mga babae laban sa pang-aabuso, exploitation at diskriminasyon. Pinaigting din ang gender equal rights. Despite these challenges, we women find strength in crisis situations. Recently, just in Davao City, we have been experiencing a lot of natural calamities like typhoon, flood, earthquakes, and also those with human intervention, the armed conflict. Batay sa 2023 Global Gender Gap Index Report ng World Economic Forum, nangunguna ang Pilipinas sa buong Asia bilang most gender equal country na may 79.1% na gender parity, habang 16 ito sa 146 na mga bansa. Ibig sabihin nito ay maigting ang kampanya ng Pilipinas sa usaping equal rights. Nakasaad sa City Ordinance No. 5004 o Women Development Code of Davao City ang pagsasagawa ng Women's Summit sa lungsod tuwing unang linggo ng Marso kada taon, habang ipinagdiriwang naman sa March 8 ang International Women's Day. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mondes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.